Ako po si Jen, taga Novaliches, Quezon City. Siguro pang fifth ko na to or fourth kay Miss J, hindi ko na siya mabilang kasi nakabasa nakailang balik na rin ako. Una ko siyang nakita sa Facebook, yung nag-viral siya. Tapos nung nalaman ko na taga ano lang siya dati, dito lang sa Nova din, mas malapit sa amin. Inalam ko agad kung paano ko, umaga-hanap ako ng way, kung paano ako makakapunta sa kanya. Kasi nakita ko yung potential na magaling din talaga siya. Tapos yung napanood ko siya sa KMJS din. Yun. So year 2020, hindi ko na, October, yun yung parang first reading ko sa kanya. Tapos na-assist naman ako agad. Tapos nag-walk in ako. Tapos yun yung time na down ako. Tapos nagpa-reading ako sa kanya. Okay naman, lahat naman positive, lahat naman accurate. Tapos nung last yung, eto, before, ito yung ngayon punta ko, yung last ng punta ko, medyo, ay yung parang second or third na punta ko, tagilid pa nung una. Tapos pinabalik niya ako after 2 weeks, sabi niya, medyo palamigin yung card kasi mainit pa yung situation nun. Nung last na punta ko sa kanya, bago ito, na-reading niya, okay naman na nag, kumbaga lumabas na yung good luck card. And then, nung lumabas yung good luck card, ano, bago matapos yung reading niya sa akin, sinabi niya na may parating na baby boy. Ay, last year lang yun, December. Tapos, ayun nga po, neto lang, netong this year, napuntis ako. Tapos nung nagpa-ultrasound ako, tama nga, baby boy nga yung lumabas sa ultrasound. Kaya, magaling talaga siya. Kasi lahat naman ng reading niya sa akin, talagang tumama, accurate talaga. Talagang nangyari din. Kaya, pagbalik-balik ako kay Miss J, kasi for guidance na din, ganyan. May problema or wala, pumupunta ako kasi parang na-excite na rin ako yung sa mangyayari sa akin eh. Kung anong susunod na mangyayari. Kaya, bumabalik-balik ako talaga. Kaya ngayon, was there a time na nagkwento ko ba muna kay Miss J kaya nalaman ng storya o hindi? Ay, hindi. Ano lang yun. Talagang, nung first time ko kay Miss J, lahat ng reading niya sa akin, nagulat ako kasi lumabas lahat ng mga kagaya nung sa papa ko. Sinabi niya na wala na si papa ko. So, yun, syempre, hindi naman kami magkakilala personal. Kasi nga, first time namin mag-meet noon. Kasi parang naramdaman niya yung presence ni papa. Sabi niya na wala na nga dito. Isa pa yun sa nag-ano sa akin, tas yung mga sa mga problems ko na recently nalaman niya. Eh, na hindi rin, na, hindi ko rin naman nakwento. Kaya sabi ko na magaling din talaga siya. Okay. So, handa ka na ba, darling? Okay. Kailan nga birthday mo? February 16, 1993. Titignan natin kung ano ipapakita ng cards. Actually, ang saya ko talaga kasi ngayong araw na to, dalawa kayong dumalaw sa akin na inform me na nangyari yung sinabi ko. Hindi ko na talaga maalala, V. Kailan ka nagpunta sa akin? December. Sa RP pa. Ah, dun pa sa luma. Sa dati. Ako yung may problema na nalumabas yung bad luck. Tapos, sabi mo, balik ako after 2 weeks. Pag para makalmalamig na yung card mo. Okay naman na yung ano, lumabas na yung good luck card. Thank you. Yan sa ako. Tapos bago matapos yung reading, sinabi mo na magkakaroon. May parating na baby boy. May baby boy. Swerte na. Ninang na naman ako dito. Ninang. So, Ninang. May mga clothes dyan si Yoan. Ipapatabi ko. I'll give it to you. Thank you po. Magpapadala na lang ako ng card. So, I want you to focus. I want you to pick one. Thank you. So, this is you. Cut the cards into 3. So, ang saya siguro ng partner mo na lang kasi yan. Kasi apat na yung babae na kami. O, tapos yan. Kaya nung nabuntis ako, sabi ko, hindi lalaki to, hindi to pwede magkamali. Ano sinabi niya nung na
baby boy niya. Ano sa naiyak yun mo? Kasi sinurprise ko pa siya. Talaga. Ng ultrasound. Kuha ka, darling, ng 7 cards of total. Lagay mo dito. 7. So, this is you. I'm hoping that this is a red card now. Okay. Good. So, positive aura, Queen of Diamonds. So, may kinang ka. Titingnan natin. Ace of Diamond, antayin mo, darling. Actually, I really like your cards, no? Kasi puro pula to. Ilang taon yung panganay mo? 9 years old. 9 years old na babae. Yan. So, kasi dito, hindi ko ma-recognize kung sino sa anak mong babae. Kailangan lang daw i-focus. Kasi, you know what? Nag-dark ang cards niya dito. May nakikita akong problema health niya. Pero more on sa baga niya, I'm hoping na hindi asthmatic yung bata. Ilang taon yung pang bunso mo? 1 year and 8 months. Possible yan, siguro. So, wag mo lang patuyuan ng pawis, ha? Kasi ito, wala nang ibang tao dito, kundi nag-reflect siya sa isang anak mong babae. Nag-dark kasi siya. So, excuse me. I'm kind of worried lang sa health ng bata. Minor lang naman siya, pero kailangan kasi natin na maagapan agad. Okay? Pero ako po, sa asthma, ang alam ko po mahina ang bagay yung panganay ko. Ang panganay mo? Kasi pagka inuubo na po siya, inaatake na yung asthma niya na nakabanan niya sa akin. I see. Basta ang sabi dito, isa sa anak mong babae kasi... Tutukan mo lang kung sino sa kanila, oh, okay. Ha? Basta binigyan ka na ng sign ng card. Cut tatlo. Kuha ka, darling, ng 9 cards of total. Lagay mo dito. Nasaan yung partner mo ngayon? Nandiyan po sa labas. O, ba't yung pinapasok dito? Ayun, takot po yun. Takot siya. Na siya. Okay. So, darling, dito may warning sign ang card. So, this is you. Nasaan yung tatay mo? Wala. Kasi, ito, this is your father. And this is the death card. Wala. So, pababalikin kita dito kung may chance ka makapagdala ng gamit niya. Magdala ka kasi parang may message siya sa'yo. And hindi ko kasi matawid yan ngayon. Kailangan ko lang talaga ng gamit niya. So, this is your father. And titignan natin kung anong mensahe niya. Kaya lang po, wala siyang gamit sa akin kasi sa Tarlac po siya nakatira. Hiwalay sila ni Mama sa Peri. Pero try mo lang din makipag-communicate. Baka may makuha ka pa. Kahit po nalaban na. Subukan lang natin. Sige. Kung may makakuha pa tayong energy. Kaya siguro parang lagi siyang nandiyan. Nagpapanaginip pa siya sa'yo. Nung minsan parang naamoy ko yung amoy niya nung nasa kusina ako mag-isa. I see. Basta ito titignan natin sa pagbabalik mo. So, positive card. So, baby boy. And kailangan lang ate, huwag ka magpa-stress ha. Kasi this is a sharp object. Tapos may warning sign dito. Baka kasi mahirapan ka mag-labor. Ha? Kasi ito ang iniisip ko kasi in plus nandito ka pa. Dinikit pa sa'yo. So, ipag-pray natin. And, kasi may nabasahan ako na pumunta din dito na kagaya ng situation mo. Sa kanya, safe ang delivery. Yung sa'yo, medyo mabigat. So, this is blessed na, darling, ha?
ilagay mo lang sa tiyan mo or sa pagtulog mo, especially sa pag-deliver mo. Kasi itong inisip ko, hindi ako mangangamba kung wala tong battle card. Okay? Ilang months na yan? Ano po? 9 months. Malapit na po akong manganap. This week or next week po. Ah, malapit ka na kasi, manganap? Opo. Kaya lang hindi pa rin po tumaas yung CM ko eh, nung inaiya ko nung 8. Okay. Medyo iba. So, 9 months na yan? Opo. Kailan yung huling check-up mo? Noong December 8 po yung huling IE sa akin. Sabi po, 2 to 3 cm. Tapos, yung huling check-up ko po nung Sunday, hindi naman ako ina-IE. Thursday daw po ang IE ko ulit. Ngayong Thursday? Opo. Pero dapat nga, inano ka niya eh. Oo, na-admit ka na kasi baka mag-overdo ka or kaya hindi ba ano naman daw po ang pinaka due date ko is December 29. Okay, basta dali mo to ha. Ito lang kasi ang iniisip ko, darling. Gusto ko ang iniisip ko ang safety ninyo lalo na sa baby. Ilang days na lang pala. Piling ko manganganak ka ng Friday. Sana nga po. Kat tatlo. Ramdam ko yun, buntis. Kakapagat ako lang ng chat na. Basta, ang taas ng chances na manganganak ka ng Thursday or Friday. Pero yung heartbeat ko Friday. So, kuha ka darling ng 12 cards of total. Huwag ka magpadali ha. Pray ka na lumabas ang Ace of Diamond. Yan lang yung hihilingin natin. Ayan na siya. Okay. Madi-deliver mo na maayos ang bata pero may warning sign. Ito din ang lumabas sa tinulungan ko, Ace of Heart. Yeah. Okay. Dito sa cards mo, darling, wala pa siyang tinatawag na magpipick kayo sa financial. Ano pa lang siya, flat 9 pa siya, pero huwag kayong bumitaw. And I wanna see you soon. After mo siguro manganak or sabihin niya na ng baby mo. At least dito walang pinakitang. Mas mag-worry ako, darling, pag lumabas ulit yung bad luck card. Okay? Talagang isusugod kita sa hospital if ever ganun. Pero dito nagpapasalamat ako lumabas ang Ace of Heart. Okay? And then, eto sa financial, kahit pa paano makakasurvive naman. Pero hindi pa siya yung tinatawag na pick talaga na, let us say, stable. So, mag-ingat ka palagi and I'll pray for your delivery. Thank you so much, darling. And thank God you bless. Po talaga. Babalik ako ulit. Thank you. Salamat. Thank you po. Salamat. Salamat.